Dito na ako, dito na. Dapat giniram ko sa isa na Sabi nila Angel Quartz. Ano ba kayo? Ayan. Mercedes. Asan na si Fernando? Ha? Asan na si Fernando? Yun no. Angel si Fernando. Dapat iniram na, iniram natin kaya. Iniram ko na lang. Iniram mo na kaya. Ano? So, pwede lang. No. Pwede naman na lang. Hindi sila nagsabi sa akin. Saka dapat atusan talaga tayo na sa ako nga. Hindi ko naman alam. Ha? Hindi ko naman alam na wala silang ganun. Eh sabi niya kay Meron, sir. Meron naman mga at sila matira. Wala si Meron na nasa Singapore. Kay Sister Lilian, organ of kay Sister Lilian. Good morning, sir. As kumbinto? Ay, parokya. O, pati di ko kumbin. Yan ang oras niya. Ewan ko. Wala naman siya sa kumbin. Bicycle. Hello, my friends. Kaya tuloy magsi tayo para sa kasimula. Para sa 40 araw ng paghahanda para po sa pagdating ng ating mananakop sa kanyang muling pagkabuhay na nagdulot sa atin ng kaligtasan sa sangkatauhan. At bahagi po nito ng street mass. Ito po yung pinakahuli na sa lahat ng mga street masses natin. Mga magiging pinakahuli na,
ito pa rin po ay patuloy nating ipanalangin at magpatuloy tayo ng pag-aalay. Sapagat ito po ay bahagi ng tinatawag po nating alay kapwa. Alay kapwa, maghandog para sa kapwa. Katulad ni Jesus na naghandog ng kanyang sarili para sa sangkatauhan, sa kapwa natin. At sama natin ang ating mga panalangin, yung ating intention para po ngayon mga mahal na araw na darating, at nawa ay tunay tayong mapabanal at sa mga pagkakasalang na gawa natin, pagsisiyan natin ito sa harapan ng Panginoon ni Kapal at hilingin natin ang kanyang kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos, sa inyo ang mga kapatid, naliwa kang nagkasala sa isip, sa nila, sa sawa, sa aming pagkukulang, kaya sinasama ko sa mga kaya sa lahat ng mga kapatid, sa inyo ang mga kapatid, na tayo panalangan sa Panginoon ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan ng Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap itong 40 araw ng paghahanda, masalakas na dulot ng iyong salita, ipagkaloob mo, may talaga namin sa iyo upang kami yung lagi marapatin magkaisang diwa sa aming panalangin. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sundin mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pag-unawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilan sabihin ang ganito. Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntunin kasing inam ng mga tuntunin ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit, kaiingat kayo, ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag niyong kalimutan o ipagpawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro niyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang inyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganang mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob nitong tribo.
Kung siya ay mag-uutos, agad itong matutupad. Dumarating sa daigdig na hindi rin nag-uutos. Kay Jacob, niya'y ibinigay ang balita at pagdiriwang. Ang tuntunit mga aray ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa. Pagkat hindi nila batid ang ilog na itinakda, purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yung sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking araw, tunay nga kayong mga alagad ko, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailangan may hindi kami naalipin, dino man. Paano mo masasabi, kalayain kami? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, dahil may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa. Ani Jesus, ngunit pinagsikapan ninyo akong patayin. Gayong sinabi ko lamang ang katotohanan ng narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginagawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas. Tugon nila, ang Diyos ang aming ama. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako. Sabagkat nagmula ako sa Diyos, hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Ang katotohanan nagpapalaya. The truth will set you free. Bahagi ng aming naririnig sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Ang katotohanan nagpapalaya. Kanina po ay graduation ng elementary school students ng Adelina 1. Hindi pa pala, yung isa lang pala. Ang tagang graduation nila ay bukas. So, bilang bahagi yun ng kanilang graduation, kasama sa kanilang programa na magpasalamat sa Diyos
Kaya nga sabi ko rin yung sa kanila, bakit pa tayo nag-aaral? Bakit na tayo ay nagbibigay ng panahon sa loob ng 10 buwan ng pagpasok araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes? Dahil nais nating saliksikin ang katotohanan. Hinahanap natin ang katotohanan. Mapag-aralan natin kung ano ang katotohanan. Sapagkat kumisan, ang hinahawakan nating katotohanan ay kuminsan ay hindi pala yun ang tunay na katotohanan. Meron tayong pinangahawakan na akala natin ay katotohanan. Maaari rin, no? Sa akin lang, tawagin po natin, may mga katotohanan na para lamang dun sa taong yun. May katotohanan din naman na para lamang sa katulad nila, pero may katotohanan na pangkalahatan. Katotohanan na pangkalahatan. At ang katotohanan na dinudulot ni Jesus ay ang katotohanan na siyang magpapalaya. Na siyang magpapalaya. Hindi lamang po ito ay katotohanan, ngunit ito ang hamon ng katotohanan. Sabagat kung isa po sa dating na ito, no, ay lalong-lalo na ngayon, ang tawagin po natin ngayon ay information explosion, no, na maraming nagnanais na makita talaga yung katotohanan. Nandito ngayon, ano? Sabi nga po ng mga makabagong ahensya ay nasa tao na may hawak ng katotohanan ang tunay na solusyon sa pagtahak natin sa dating na ito. Nandiyan po yung susi. Pwede po yung iba para maguluhan yung iba, para wala silang makompetensya, ay ano, nagpapalabas ng mga inaakala ng katotohanan. Kaya mayroong fake news. Mayroong fake discoveries. Mayroong peke na pagpapahayag. Kaya bahagi po na kung saan ay kinakailangan natin pag-ingatan. Kaya yung pag-aaral, natin ay nais natin na makamit ang katotohanan, at nawa ang katotohanan na ito ay magbibigay sa atin ng pagpapalaya. At yung patuloy na pinapanyayas ni Jesus, sinabi ko nga rin ako kahapon, sabi nga ay kasi sinasabi noong mga Hudyo na ako'y sa Diyos. Kasi kung talagang ikaw sa Diyos, ba't hindi mo makilala sa Jesus na galing sa Diyos? Dapat ay nakikilala natin ang bawat isa kung tayo ay sa Diyos. At kung talaga nag-aalam tayo ng katotohanan, dapat binubuksan ang ating mga mata sa mas malawak ng pagkaunawa. Kaya ito yung malaking hamon ay binibigay sa atin ngayon sa pagkakataon ko. Sapagkat, lalong-lalo na po, ano, sa pagkasaliksik ng katotohanan, na kumisa nang makita natin na yung katotohanan na rin ay slowly unfolding. Hindi kagad kasi inilalabas yung kabuuan ng katotohanan. Bakit? Ay hindi natin makakayanan. Kaya po kuminsan ay parang unti-unting pinapakita sa atin ang katotohanan. Hanggang makarating doon sa pinakadulo upang higit nating maunawaan ang panyaya na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, patuloy tayong sumasaliksik.
sa katotohanan. Tilingin natin ang tulong ng Diyos. Ang tulong ng Diyos. At yung patuloy na hamon na ibinibigay ng Yesus, sabi nga, ito yung kanyang pamantayan. Ang pamantayan na magbibigay sa atin ng tunay na katotohanan. Alam nyo, bahagi yun ang pagkilos natin. No? Kaya, kumisan ay makita natin na may mga pagkakaibang pinagbabasihan ng tao. Natulad po halimbawa na lamang sa usapin po halimbawa ng death penalty. Para sa kanya, ang katotohanan ay mayroong death penalty. Kasi meron siyang alam na mga kaalaman kung bakit niya sinabing sumasang-ayon siya sa death penalty. Yun ang katotohanan ng pinanghahawakan niya. Tayo, bilang bahagi ng ating simbahan, kaya sabi natin na tayo ay laban sa pagpaparusa ng kamatayan. No to death penalty. Ibang pinanghahawakan ng katotohanan. Kaya kung gusto makita po natin na hindi ganoon kabilis, hindi ganoon kadali kapag pinag-usapan natin ang katotohanan, masalimot. Kaya kinakailangan natin ni Alin, ang dapat nating pagbasihan ay walang iba kundi ang ating pananampalataya. Dapat ginagabayan tayo ng ating pananampalataya na hanapin ang katotohanan na ito. At yung katotohanan na ito ay nawa ay makita natin na Alin, siyang magpapalaya sa atin. Siyang magpapalaya sa atin. So, sa ating pananampalataya, paano tayo mapapalaya? Hindi huwag kang gagawa ng kasalanan. Kasi maliwanag sinabi ni Jesus, ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Alipin ng kasalanan. So, kaya anin, ginagapos ka ng inaakala mong katotohanan na pinangahawakan mo. Yung katotohanan na akala mo may katotohanan ay hindi pala katotohan. Bakit? Ginagapos ka eh. Kaya, isang patuloy na pagtugon at ang makita po natin sa ating paanyaya sa pagtugon sa biyaya ng pinapahayag sa atin ang pagkakabal. Ang patuloy na panalangin sa paghahanap ng katotohanan. Ang isa po yun, ang katotohanan ay siyang nagpapalaya sa atin. Pero hindi yung natatapos doon. Hindi natatapos doon. Ano pa yung isang katotohanan na huwag nating kalimutan? Kapag mas alam mo yung katotohanan, dapat papasok ka sa mas malalim na katotohanan. Ano yun? Yung pag-ibig. Kasi may isang dakilang katotohanan. Dapat yung mga taong may mas alam sa katotohanan, mas malalim umibig kaysa roon sa mga taong walang alam sa katotohanan. Kasi kung titingnan po natin, yung katotohanan na ito ay paliwanag na alin. Ang tunay na katotohanan ay ang maglingkod. Ay ang maglingkod sa larangan ng pag-ibig. Dapat yung katotohanan na ito ay maging daan upang alin. Patuloy tayo at lalong lumalim tayo sa pagmamahal. Kung yung katotohanan mo, hindi ka tinuturo ang umibig. Maaring katotohanan yan, pero kulang. So, kaya, ito rin po yung kinakailangan natin na maging hantungan ng katotohanan. At isang katotohanan na palagi natin pinamamalikalin. Ito, ang katotohanan ng krus. Kaya nga sabi ko nga, ito yung bahagi ng ating pagtugon, itong street mass, ng alay kapwa. Alay kapwa. Bakit? Dahil nais natin tularan si Jesus na alin, na nag-alay ng sarili
para sa kapwa, gawa ng kanyang pagmamahal sa atin. Gawa ng pagmamahal niya sa atin. Kaya nais rin natin harapin ang tunay na kaluluwan sapagkat gawa ng pag-ibig. Yan ang isa sa mga dakilang katotohanan na nawa po ay gabayan tayo sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Nawa ay mas lalo natin ipakita yung ating pagbibigay ng sarili para sa iba. Kaya nga tawag natin yung alay kapwa. Pagbibigay ng sarili para sa kapwa. Bakit mo gagawin yun? Gawa ng pag-ibig. Gawa ng pag-ibig. Kaya po, inalangin natin sa harapan ng pumikapan sa patuloy nating pagkilos. At nawa po, yung mga pinangahawakan nating katotohanan ay huwag nating hawakan ng malayo sa usapin ng pag-ibig. Kasi kapag nawala po yung pag-ibig, ay kulang na yung katotohanan na yan. Kulang na yung katotohanan na yan. Kaya anong sabi ni Jesus? Medyo mabigat yung panyaya ng Jesus. Sinasabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So, ibig sabihin, ang pamantayan ng katotohanan ni Alin sa pamagitan ni Jesus. Truth without Jesus ay hindi katotohanan. It should always has reference to Jesus. At ano yung reference ay nanais na yun? Sa pag-ibig. Sa pag-ibig. So, idalangin natin sa harapan ng puong magkapal. Idalangin natin sa harapan ng puong magkapal na nawa po ay sa panahon na ito ng pagkahandog ng Diyos ng kanyang sarili na hindi lamang para makita natin kung paano yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero sana rin po'y maramdaman natin ang katotohanan ng pagpapalaya at ang katotohanan na bibigay ng pag-ibig. Or else, hindi natin matutularan ang katotohanan ng ibinibigay ni Jesus. Idalangin po natin sa harapan ng buong mapapalaya. Nawa, maging bahagi tayo ng katotohanan ng pag-ibig. Ang katotohanan na nag-ibig.
namin sa iyo ang gagawing paghahain ng iyong ibinibigay upang aming inialay din ang layuning aming sampahin, pangalan mo, upang ang kagalingan natin ay makamtan mula sa iyo. Sa pamagitan ng si Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Ah, sa Diyos, sa inyong puso. Inilaas namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat ang siya at kasalamatan. Ang manaming makapangyarihan, tunay ang marapat ng ikaw ay aming kasalamatan. Sa pamagitan ng Jesucristo naming Panginoon, sa aming pusang pagunita, ng hirap pinutulungan mo ang aming naitumpak ng kinamiyas ng pagkasalita. Ang pananagutan iyong iniagas sa aming pagtulad ng anak mong mahal na nagpakasakit para sa natin, ang pagtusikap namin iyong kinalulugan at ang pagpakabuti namin iyong ikinakarakan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hindi naman ang matapos ang akunan na nawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito, binigin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at wala ang pagkakam. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapatapatawa ng mga sa akin. Gawin niyo ito sa pag-ana-ana sa akin. Mystery of Thank you.
sa pagdating ng kahit muling kapatid ay hindi na kahit niyari namin sa iyo.